So, welcome back guys to my channel. Sa mga bago na hindi pa nakakilala sa akin, ako pala si Shun. Gumagawa po ako ng content about life, travel, and crypto. So, for today's video po, gagawa natin ng content is yung The Beacon. Anong topic natin? Gagawa natin ng content kung paano mag-mint ng founding character. Paano tayo magsesend ng fund dito sa Arbitrum Network gamit yung MetaMask natin. Ito. So, yun yung gamit dito sa game na to. So, ano ba yung The Beacon? The Beacon po is ano, NFT game na para siyang mga laro nung game, mga laro sa Game Boy and Family Computer nung early 2000. So, ngayon, may mga gumagawa na ulit ng ganitong game. Ang mas maganda, NFT na siya. So, sa atin na talaga yung mga characters, hindi na mawawala. So, nag-enjoy na tayo laruin siya at the same time, mayroon pa tayong collectibles na minsan may kasama pang magandang value. So, yun po yun. Yung The Beacon guys is bago pa lang. Ngayon is pang 9 days pa lang ng prototype niya. Pang 9 days ko pa lang ito nilalaro. So, ito yung website niya. And kung paano kayo mag-register, nasa link na lang sa description sa baba. So, let's start. Click mo lang itong play the prototype para punta tayo dito sa paglalaginan natin. So, ito. Dito tayo mag-mint ng founding character. So, click mo yan. Bago ang lahat, bago tayo mag-mint, mag-sign in muna pala tayo. Sign in and switch network. Kasi Arbitrum Network tong The Beacon. So, automatic ka naman ang i-coconnect ni MetaMask dyan. Wala ka nang dapat baguhin. I-okay mo na lang yan. Switch network. Tapos, connect wallet. Connect. Sign in. Click mo yan. Sign in. Then, ayan, nakakonnect ka na. So, next, syempre, para tayo makabili ng founding character, para makapag-mint tayo, kailangan natin ng Ethereum na fund. So, saan tayo kukuha? Pwede po sa Binance. Kasi karamihan sa atin, Binance naman yung gamit. So, yun yung gagamitin natin sa tutorial na ito. So, paano? Punta ka sa MetaMask mo. Copy mo lang to. Yung address mo. Copy mo lang yan. Tapos, punta ka na sa MetaMask mo. Sa wallet. Wallets. Fiat and spot. Tapos, withdraw lang tayo dyan ng Ethereum. So, kumari, Ethereum. ETH. So, click mo lang itong withdraw. Withdraw ko lang dyan. Tapos, paste mo lang dito yung address. Yung address ng MetaMask mo. Tapos, network. Pipiliin mo dito is ito. Arbitrum 1. So, yan yung pipiliin mong network. So, ang finong naman niya, 0. So, wow. Libre yung pag-withdraw sa kanya. Papunta sa Arbitrum. So, click mo lang yan. Tapos, ilagay mo lang kung ilang ETH yung ilalagay mo. Suggested kong withdrawin mo is 0.036 or 37 para meron kang additional fund pang gas fee dito sa The Beacon para kung sakaling makakuha ka ng magandang item, pwede mo siya ma-withdraw palabas ng game para pwede mo siyang maibenta. Kasi may gas fee yun guys pag ano, maglalabas ka ng item from in-game palabas. Meron siyang gas fee. And yung pag-list sa market, may gas fee din. So, kailangan mo ng additional na buffer. So, wag saktong sakto. So, hindi na ako mag-withdraw kasi naka-withdraw na ako. Meron na ako dito. Yan. Na laman. 0.0375 yung winidraw ko. So, break tayo rito sa bilian ng founding character sa minting. So, founding character, click mo lang yan. 0.0323 Ethereum yung isang founding character. Meron na kasi akong na-mint, kaya nakalagay dyan, mint another one. Pag wala, mint lang yan. So, mag-mint lang tayo, mint character. Tapos, kukonfirm mo lang yan. Mura lang yung gas fee dito guys sa Arbitrum. Tingnan niyo yung ano, gas fee na transaction. Ano, 1.44 wow. Pesos lang. So, kaya ang dami rin gumagamit ito ng mga game ngayon. So, confirm natin. Ayan, mag-meet tayo ng founding character. Tingnan natin kung ano yung makukuha natin. A few moments later. White Flag. Stig yung pangalan niya, White Flag. So, yan. So, ngayon naman, sa gameplay, paano siya laruin? So, punta ka lang dito sa... Pag isa lang ang character mo, wala kang choice kundi yun lang laruin mo eh. So, click ko lang yan. Para ito yung malaro ko. Kasi ito nalaro ko na kanina, isa kong character. So, click mo lang itong play. Pupunta ka sa another tab. Wait mo lang siya mag-load. Click mo lang yan. Waiting lang mag-load. Click mo lang ulit. So, ayan yung character mo. So, bakit may laman na yung bahay ko? Kasi di ba meron na ako sa pang character kanina. Share sila ng bahay. So, lahat ng founding character meron ito. House Settler Chest. So, kasama yan. Libre na yan. So, buksan mo lang yan. Right click. Use House Settler Chest. Kung ano yung makukuha natin dyan na NFT. NFT yan guys. Pag nakachamba ka ng legendary, yung mga mahal yung value, swerte mo. Ayan, common lang. Carpet ulit. Ang dami ko ng carpet. Boom!
Epic. Mamaya, tingnan natin kung magkano yung presyo nito sa market. Mga chambo, agad tayo ng maganda-ganda ron ah. Oh, ayan yung nakuha natin yung libreng item. So, magkano yung puha natin? 0.0323 Ethereum. Nasa around 2,300 pesos po yun. So, close na natin yan. So, paano siya laruin? Ang control po niya, WASD lang po sa lakad. Ito yung labasan ng bahay. Labas tayo. Ayan yung ating garden. Ang lawak ng bakura natin. So, dito sa kanan, yung tavern. Dito ka kukuha ng quest araw-araw. Sasagutin mo yung mga tanong doon sa loob. And dito naman sa taas, yung dungeon. Mapapatay ka ng monster dyan para tapusin mo yung dungeon. So, unang gawin natin, yung quest muna sa tavern. Bar siya. So, saan natin makikita yung quest dito? Sa dulo. Ayan, kay Tatang. Si Igor. I-click mo lang siya. Ayan, click. At may tatanong siya sa'yo. Have you noticed? Basahin mo lang yung tanong niya na maigi. Dito guys, sa laro na to, importanteng magbasa. Kasi pag hindi mo siya binasa, hindi mo malalaman yung tanong, hindi mo malalaman yung sagot sa tanong niya. Mysterious group. Ano yung tanong niya? What is said to be the name of this mysterious group? So syempre, hindi mo alam yun. Sagutin mo dyan ako ano-ano. Kasi meron ka pa namang 5 attempts. Ma-respond mo dyan. Mali. So, paano mo malalaman yung sagot sa tanong niya? Kausapin mo isa-isa lahat ng tao dito. Nasa kanila yung sagot. Pero for today's question, nasa kanya yung sagot eh. Oh, ayun agad. Nakita ko agad. Ah, yes. You must be talking about those Netherwalker folks, aren't you? So, Netherwalker daw yung pangalan ng grupo. Try natin kung tama yung sinabi ng sagot. Click, 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 click. Netherwalker. Oh, yes! So, may reward tayo ulit. Araw-araw yan guys, once a day. May question si Tatang. Igor. Igor yung pangalan niya. Isa lang. Ang malas. Usually, dalawa yan eh. Pero ngayon, isa lang sa one lucky. Kasi ang gamit dito, RNG lang naman. Ano yung RNG? Random number generator. So, paswertihan lang din. So, every tamang sagot, meron tayo raffle ticket na makukuha. Para saan yung raffle ticket? Kasi dito, magkakaroon ng raffle para ma-whitelist ka sa pag-mint ng Genesis Egg, which is yun yung magiging pet dito sa game na to. And sa future, may mga NFT packs pa na iraraffle. So, ganun lang. So again, kung ano man yung question na, yung sagot nun, nasa mga tao lang na to. Kakausapin mo lang sila, tapos balik ka sa kanya. So, ganun lang po, kasimple. Okay? So, punta naman tayo sa dungeon. Labas tayo dito. Ito naman tayo. Ito na tayo. So, ito yung guard ng dungeon. Ayun yung dungeon. Dungeon. Ayun yung dungeon. Pasok tayo dyan. And guys, ang gusto ko dito kasi, kaya hindi ako nabobored na laruin siya kasi araw-araw, nag-iiba yung dungeon. So, araw-araw, iba-iba yung diskarte na kailangan mong gawin. Kaya, gusto ko tong game na to. Pasok tayo. Ayan. Pwede mo naman patayin lahat, pwede mo naman takbuhan lang. Ako gusto mo patayin. May timer sa taas guys ah, may timer. So pag naubos yung timer mo, pag masyado kang mabagal, wala rin. Natatalo ka rin. So guys, ang palo is left click. Yan, yan. Left click yan. So ito namang parang super niya, yung charge. Right click to, naka-hold lang yung right click. And boom, oh, lakas no. Yan, left click lang yung normal. Right click, hold. Parang super niya. Tapos pwede ka mag-dash yung spacebar. Oh, spacebar yun. Oh. Para pwede mo silang maiwasan. Eh, tinamaan ako ng buto. Oh.
sila. Pwede yung takbuhan. Kagaya yung sinabi ko, sinapaka ko sa ulo. Di ba para siyang ano? Para siyang laro ng Game Boy. Parang nga siyang Pokemon eh. Yung graphics sa loob. Nagpupasok ka sa Pokemon. Tapos ano pa ba yung ibang parang ganito rin nalaro? Meron yung sa mga family computer eh. Basta mga early 2000 na game. Ganito na ganito. So nakakatawa lang. Daan lang tayo, may daan po. Next room. So, ganun lang. Siyempre, hindi pa yung tapos. Natakbuhan natin yan. Uy! Yung mga tiyanak, mga gagamba, nabibilis. Yan yung pinaka-ayoko dyan, yung nabibilis nila. So mukhang madali lang siya, no? Pero patimula, napakahirap niyan. Bakit parang madali lang sa akin? Kasi nagawa ko na ito kanina sa isa kong karakter. So medyo obsado ko na yung mga mobs kung saan lalabas. Kaya mukha siya madali. Pero bago ko natapos ito kanina, nakasampung try yata ako. So, ganun lang po siya. Diba? Parang madali. Sana nga, madali. Ito matagas. Yung may pink na aura na yan, dalawa yung buhay niya eh. Madaya yan eh. Uy! Next room. Ito, final room. Survive for 30 seconds. So, kailangan mo tayo mamatay. Oy, 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 oy. Ah! Namatay tayo! Nagawa ko rin yung kanina. Di naman, namatay pa rin ako kahit nagawa ko na kanina. So, pag ganun, ulit lang. So, medyo challenging, ano? Pero, only try naman siya. Wala siyang limit kung ilang beses mo pwede i-try sa isang araw. Basta pag natapos mo siya ng isang araw, hindi mo na pwedeng ulitin. Next row. Round 2. Fight! Ilag-ilag lang! Parang hindi tamaan! Hanggang 30 seconds, hanggang bumukas yung pinto. Yee! 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 Sheesh! 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 Nabukas na! Kinakaroon pa! God! Whew! Tapos na yun eh. Ando na exit eh. Ah, ulit. A few moments later. Round 3. Fight! Final round. Fight! One eternity later. Wow! Nakatapos din! Woo! Nakalimang ulit pa ako doon. So, pag ganito na kayo sa exit, at last, nakalabas din. Ha! Click nyo lang yan. Ah, pinahirapan ako na ito. Ah. Bigyan mo ako legendary. Ah, common. Malakas. Legendary, legendary! Rare! Pwede na. Gothic bed. Ayun! Nakakuha tayo ng dalawa. Hindi siya basta-basta. Mukha lang siyang madali. Pero nakaka-enjoy naman. Tsaka only try naman sa isang araw. So, makukuha at makukuha nyo rin yan. So, basically, wala talaga ditong kikitain kung wala kang malulot na maganda. Pero pag nakachamba ka naman ng magandang loot, bawing agad yung puhunan mo sobra-sobra pa.
So, tingnan natin kung ano yung nalot ko ngayon. Ito yung nakuha kanina. Luxury bed, tapos ito. Kasi yung mga common guys, ito mga puti yung background. Hindi naman pwede ibenta yan eh. Tingnan natin. So, saan yung marketplace? Balik kayo dito. Tapos ito, marketplace. Click nyo lang yan. O, punta tayo sa marketplace. Gothic bed. Isa nating nakuha. Tingnan natin kung magkano yon. Gothic bed. 2.3, so $1 lang, so di maganda ibenta, hayaan nyo na lang dun sa may laro. So ano yung next? Luxury bed. Magkano kaya to? Let's see. Loading pa, tagal mag-load. Luxury bed to, magkano siya? 10 magic, $5.68. So yun, pwede mo siyang ibenta, pwede mo siyang i-withdraw. So paano magbenta ng item naman? So ganito po siya. Punta ka lang dito ulit. Tapos profile. So sa baba, ito yung mga items mo sa loob ng game. So ang gagawin mo lang para mailabas mo siya is click mo lang siya. Tapos withdraw. And meron siyang gas fee pag ilalabas mo siya. Yan. Around 47 pesos yan. So kaya yung kanina, itong bed na to, $1 something lang yung price niya. Hindi na natin ilabas kasi baka hindi rin mabili. Lugi ka pa sa gas fee. So ito lang ilalabas natin. At ibebenta natin sa market. So, withdraw NFT lang. Wait mo lang siya ma-confirm. One eternity later. Withdraw NFT. Withdrawal successful. So, yun, successful na. So, after nito, saan natin makikita yung NFT natin? Saan natin makikita? Para maibenta natin. So, magkano yung presyo? Pinakamura, 10.3. So, connect wallet lang tayo dito. Connect wallet. So, click mo yan. Tapos, my profile. Ito yung inventory mo. So ito yung tinitinda ko, hindi pa nabibili. Wait. Waiting game lang pag nabili. Magkano to? $7. So $3.50. Refresh mo lang kasi minsan talaga may delay lang. Pero confirm naman na sa network, automatic yon dadating dito. Minsan lang matagal. Pag masyadong traffic yung network, masyadong madaming gumagamit, hindi may iwasan. Kasi guys, bago pa lang din naman to. 9 days pa lang siya. Loading. Refresh lang hanggang sa lumabas yung item natin. Oh, ayun na. Lumabas na yung kama natin. Paano siya ibenta? Hover mo lang yung mouse mo dyan. Sell. So, ang pinakamura na kali sa market, 10.3 to 10. So, mas bababa natin para mas mauna tayo mabilan. 9.9. Grabe yung difference, ano? 0.1 lang. So, sa sell na natin yan. Create listing. So, may gas fee rin to, pero mura lang naman. Magkano? 2.5 pesos lang. So, ganun lang siya kamura. Ang mahal lang is yung paglabas dito, pag-withdraw. Nasa 47 pesos. So, ayun na, na-list na yung item natin. Ayan na, 9.9. For sale na siya. So, waiting na lang tayong may bumili. So, yun lang po yung way of earning dito. At least as of now. Pag lumabas na yung mga pet, hindi natin alam. Kasi, under development pa rin yung game ito. Baka madagdagan pa yung earning opportunity. Who knows? So, ganun. Pero, makachamba ka lang ng isang item dito na maganda sa loot is panalo ka na. Tingnan natin sa ito, rarity. Tingnan mo yung item na yun. Legendary item. Ayan yung mga legendary item. Makapulot ka lang yan. $38, $40, yan ba yung iba? Ito, $165. So, di ba, tumuntubo ka na sa puhunan mo. $200. So, yan po. Makapulot ka lang ng ganito. Okay na. ROI agad. So, maray bang bumibili ng mga item sa The Beacon? Meron bang activity? Baka naman, inilist mo nga pero wala namang mga buyers. So, tingnan natin yung activity, analyze. May bumibili nga ba? Ito, nag-bid pa nung ano. Ito sa legendary na mata. 70 magic, $38 yun. So, sale, kung may nabibenta ba. Tingnan natin. Ayan guys, so. 17 minutes ago, 40 minutes ago, 1 hour ago. So, maraming bumibili guys. Ay, naka-legendary pala ito, kaya pala puro legendary yun. Tingnan natin. Ayan, 1 minute ago. Di ba parang minuto may bumibili. Ganun ka-active yung community nito. And pati sa Discord guys, sobrang ganda nung community. So yun yung nagustuhan dito. Aside dito sa pwede kang magbenta, which is bonus lang naman talaga kasi na-enjoy ko talaga yung laro. Na para ako naglalaro ng mga laro ng araw. Parang Game Boy or family computer na NFT na. Na pwede na tayong magkaroon ng earning opportunity plus collectibles na rin sa atin na mismo yung mga characters. Ayan, no? So, ganun po siya. Ano pa bang dadagdag natin? So, I think doon na natin tatapusin. Ah, ito pa pala. Yung sa bakit magic yung token dito, hindi Ethereum. Kasi magic po yung gamit ng nitong The Beacon. Magic po yung gamit niya na token. Magic. Yan. Ang isang magic ngayon is 30 pesos. Medyo tumas na.
Kasi nung nag-start ako maglaro na to, 21 lang to eh. 20, 21. Ganun lang yung price niya. So, mas tumaas na siya ngayon. So, Magic Token, under siya ng Treasure DAO. Ang ganda rin ng community na to. So, paano natin ipapalit? Kung sa kung example, nakabenta na tayo ng item, naging magic na, sa mapupunta yon magic, paano natin siya isa-swap? Dito ako nagpapalit ito gamit ko. Widget.aboard.exchange. Ito yung ginagamit ko pang swap. Kasi ang dali lang gamitin. And bago pa to, and may chance, may kumakarat na balita, baka raw magka-airdrop. I don't know kung totoo, pero ginagamit ko na rin. And mura lang naman yung fee. So, malay natin. So, ilagay mo lang niya kung ilang magic yung gusto mong mayroon ka. Kung ano yung token ang gusto makuha, pwedeng Ethereum, pwedeng USDT, pwedeng USDC, ikaw na bahala. Tapos, mo lang, swap mo lang, and confirm mo lang yung sa MetaMask. And yun na, yung magic mo magiging Ethereum na or USDT. It's up to you. So, yun lang guys. Maraming salamat sa panonood. If you find value sa ating video, please don't forget to like and subscribe. Yun lang muna. Paalam, and God bless. See you again.